Good morning guys, welcome back to my channel. Medyo natagalan tayo mag-upload ng tutorial kasi tinga muna ako sa DIY kala natin. So dito muna tayo sa printer repair. So guys, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe my channel. Then pakilike and share na rin para mas maraming makapanood at matuto sa basic tutorial na ito. Then, pakit na rin ng notification bell para lahat ng video na i-upload ko ay updated kayo. Yung ilalim natin. Kaya yung ano dito, yung base, yung sandalan niya. So, parang nila. Tapos natin mag-xerox. Nagsasign ng orange dito. Then ayan, ayaw mag-load ang papel. So ito po yung problema niyan guys. So, kailangan natin buksan para malaman natin kung ang problema sa loob. So, tara guys. So power off muna natin. Tanggalin muna natin to. Ito. So, meron po itong dalawang tornillo dito, kabilaan. So, tatanggalin natin para ma-open natin itong scanner. So guys, pasensya na kung dito ako nagtatrabaho sa upuan kasi yung lamesa ko po na-occupy po ng malaking TV. So, isa lang po ang lamesa ko dito. Kaya, ayun, dito na lang muna ako sa upuan. Ito po yung aking nire-repair na TV. So, ayan po. So, nasa 55 inches po yan. So, ayan. So, na-occupied po yung lamesa ko. Kaya, dito na muna ako sa aking upuan. Nabuksan natin na tanggalin natin yung dalawang tornillo. So, ma-open na po natin itong ating scanner. So, ito po siya. So, kailangan natin ang flashlight. So guys, gagamit tayo ng flashlight kahit na maliwanag. So, kasi dito sa loob, madilim po. So guys, nakita na po natin yung problema nito. Yung spring dito sa mechanical ng so, natanggal po yung spring. So, ito guys yung problema niya. So, ayan. So, tingnan natin kung ano nandito yung spring. Kasi parang ano eh. So guys, tanggalin muna natin to. Ito, meron po ditong tinatanggal para matitouch natin tong scanner. Tanggalin po natin tong tatlong ano, mga wire dito. Ayan. Yung film wire. Ayan. So ito po. So para po matitouch natin. Tanggalin muna natin ito para malimutan na rin natin. So ito po ang problema. So guys, papakita ko po sa inyo kung ano yung problema. So guys, dito ilawan natin para hindi makita na may ilaw. Ito guys, nakikita ba? Masyado maliwanag pag ano. Yan. And guys, may spring po yan. Yan pong merong ano, merong nakagawit na ano.
yung lalagyan ng spring. So, yan. So, ito po guys ang problema. So, tingnan nyo po ah, para kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito. So, alam nyo. So, ito po guys. May spring po yan na nakalagay. Nakakabit dun sa ilalim, then nakakabit dito. So guys, natanggal po. Natanggal po yung spring dito. Kaya ayaw po mag-work ng loader. Ayaw po mag-work ng loader niya. So yan po. So tatanggalin po natin to para makita natin yung spring doon and para may kabit natin. So yan po. So hindi po siya mag-load ng papel kung wala yung spring dito. Sorry guys, nakita po. Ito po siya. Guys, tatanggalin natin. Para makita natin. Then para maayos natin. Guys, tinatanggal muna to. So, dumi. Parang katulad nung TV na binuksan ko. So, yan. May spring po yan na dalawa. So, kailangan ingat po kayo kung magpapaklas kayo kasi minsan tumatalsik eh. Pero hindi naman masyado na malayo. Meron po isang tornilyo yan para matanggal natin ito. Meron po spring yan dito. So ito po, may spring pa yun para matanggal natin. Yan. Tanggal na po natin. Ito dito sa dulo para mahatak natin. So, matanggal na po natin. Then, titingnan natin yung spring dito, nandito. Ito po guys, ito po yung sinasabi kong natanggal yung spring. So, ayan. Nakakabit po yan dito tsaka dito. So nawala na po. Kaya hindi po talaga siya gagana. So ayan po. So tingnan natin kung nandito sa loob. So ayan. So ito po guys. So ito po yung spring niya. Ito po yung natanggal. So kaya po hindi gumana yung printer. So ngayon babalik natin to dito. So ayan po guys, naikabit na natin. So ito guys, napakahalaga po ng spring na yan. So ayan po. So ikakabit na po natin. Yung para malaman natin kung ito lang yung problema. Kaya lang guys, so maglilinis muna tayo. Ang dumi. Ayan lang. So guys, linisin muna natin kasi ang dumi. Ayan. Feed niya. Lalagay muna natin ito.
guys, tayo balik na po natin. Ilalagay na natin yung cover. Nakapit na po natin yung cover niya natin. Pabalik natin yung spring. Ayan po, nagamit na natin yung spring. Okay na. So, ito na ulit, babalik natin. Dapat, lagay muna natin yung spring dito para madaling kapit. Hindi masyado. Okay, tingnan muna natin kung gumagana yung mekanika niya. Sabihin, kakainin na yung papel. So, ayan. So, gumana na po yung mechanical niya. So, okay. Kapit na natin itong side cover. Then, yung scanner naman. Kapit natin. So, inisama natin. Madami. Wire niya dito sa board. Na natin yung scanner. So, nilagay natin, testing natin, tingnan natin kung okay na. So, power on natin. Ayan, power on natin. Okay tayo ng Xerox. So yan. So okay guys, tingnan natin kung okay na siya. Xerox tayo. So yun. Ito, nag-print na po siya. So, ayan. Ibig sabihin ang problema, yung spring lang na natanggal. So, tapos na po. So, okay na. Stop na natin. Off na natin. So, guys, kung may natutunan kayo dito sa aking video tutorial, paki-like and share na rin. Then paki-subscribe para mas marami po tayong magawang video tutorial about dito sa printer repair. So again, maraming salamat po guys and God bless.